Minsan sa mga laban ay hindi maiiwasan ang mga players at ang mga fans ay magkakaroon ng di pagkakaunawaan. Kagaya na lamang sa nangyari sa laban ng LA Lakers at Philadelphia 76ers na kung saan dalawang fans ng Sixers ang na-eject matapos na ang mga ito ay tawagin si Carmelo Anthony ng hindi kaaya-aya para sa manlalaro. Ayon sa ulat ay tinatawag nga siya na may salitang boy tulad ng Get in the Corner Boy at Keep Shooting Boy na tila ba may tunog ng pagmamaliit na hindi nga nagustuhan ni Anthony. Maliban sa dalawang fans na na-eject ay meron din na isa pa na nakapalitan siya ng salitaan na kung saan ay nauwi din sa mainit na usapan. Kaya naman minabuti ni Joel Embiid na mamagitan upang maawat ang sitwasyon. Ang Lakers ay natalo kontra sa Sixers sa score na 105-87. Si LeBron ay hindi nakapaglaro dahil sa mamamaga ng kaliwang tuhod niya at day-to-day ang status ayon kay Coach Vogel. Samantala, pinangunahan naman ni Davis ang Lakers na nakagawa ng 31 points, 12 rebounds na may 1 assist, dagdag pa ang 2 steals at 4 na blocks. Katulong niya si Russell Westbrook na may 20 points. Sa Sixers naman ay si Joel Embiid na nakagawa ng 26 points, katulong si Tobias Harris na nakagawa ng 23 points. Samantala, matapos ang kanilang pagkatalo sa Sixers na kung saan wala si LeBron James, mukhang mas mabigat ang magiging laban ng Lakers kontra sa Charlotte Hornets ngayong araw kesa kahapon dahil sa ilang mga manlalaro maliban kay LeBron ang questionable. Kabilang sa listahan si Anthony Davis na nakapagtala ng 31 points kontra sa Sixers dahil sa pananakit ng kanang wrist. Si Russell Westbrook dahil naman sa pamamaga ng kanang tuhod. Si Malik Monk dahil naman sa pamamaga ng kaliwang groin. Kasama rin sa listahan sina Avery Bradley, si LeBron James dahil pa rin sa pamamaga ng kaliwang tuhod. Ang iba ay matagal na nasa injury list kagaya ni Kendrick Nunn. Kaya naman, siyam na mga manlalaro lamang ang matitira para sa Lakers kontra Hornets. Sa ngayon ay may 24 na panalo at 25 na talo ang Lakers at nasa pang-siyam na pwesto sa West. At Buddy Hield sinubukan pa rin na makuha ng Lakers. Ito ay ayon kay Chris Haynes ng Yahoo Sports. Ayon sa kanya ay inoffer ng Lakers itong si THT kapalit ni Buddy Hield, which is agad naman daw tinanggihan ng Sacramento Kings at naniniwala na may mas makukuha pa silang magandang deal kapalit ni Hield bago ang trade deadline. Matatandaan na si Buddy Hield sana ang plano na makuha ng Lakers noong offseason pero humantong para kay Russell Westbrook. Para sa mga katropa natin dyan na bago pa lang sa ating channel, please huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mga NBA updates. Maraming salamat po.